Nagtungo ang dalawa sa kuwebang binanggit niya kahapon kay Ara kung saan makikita ang bati sa loob nito. Watch your steps, Ara! Dahil madulas ang bungad ng kuwebang ito. Paalala ni Sander habang papasok sila sa bukana ng yungib. But don't worry, kapag nasa loob na tayo ay hindi ka na masyadong mahihirapan. Hawak nito sa kamay si Ara habang ang isang kamay naman ay may hawak na flashlight. Stop flirting, Ara! Saway niya sa sarili dahil sa patuloy na pagdali ng kilig sa kanyang puso. Dahil sa tila silang magnobyong magkahawak kamay. Alam mo ba, Ara? Ito ang pinakapaborito kong lugar dito sa hasyenda. Kwento ni Sander sa dalaga habang naglalakad. Bigla namang napatili si Ara nang may biglang sumalubong na paniki sa kanila at otomatiko siyang napayakap kay Sander. Natawa naman ang binata at biglang hinagod ang kanyang buhok. Hey, calm down! Hindi naman sila mananakit, wika nito. Talaga ba? Naninigurado namang tanong ni Ara at saka dahan-dahan niyang inilayo ang sarili sa katawan nito. At pagkuway malaya niyang nasundan ng tingin ang papalayong mga paniki. Wow, pinipreserve mo ba ang kuwebang ito? Tanong ni Ara sa binata. Oo, dahil napakasagrado sa akin ang lugar na ito. At kapag may problema ako, ay dito ko matatagpuan ang aking sarili upang makagawa ng tamang desisyon. Hindi na kumibo si Ara, bagamat tumanim na sa kanyang utak ang sinabi ng binata. Habang papasok sila sa loob ng kuweba, ay lalo siyang namangha sa mga tanawing nakita. Ang matutulis na bagay na animoy kristal at kapag tinatamaan ang liwanag ng flashlight ay animoy brilyanteng kumikinang. At maya-maya pa ay narating nila ang batis. Do you want to swim, Ara? No, wala akong dalang swimsuit. Maybe next time? Nabubulol na sagot niya. Nagkibit-balikat na lang si Sander at pagkuway na upo ito sa isang bato at hinayaan lang siyang mag-explore sa paligid. Makalipas ang kalahating oras ay nagdesisyon na silang bumalik sa mansyon at muli ay sakay ng kabayong tinahak ang daan pabalik. Habang pauwi na, ay nabuo sa isip ni Ara na bumalik muli sa kuweba na mag-isa. Kinabukasan ay nakahanda na si Ara. Inilagay niya sa bag ang gagamitin sa pagliligo. Hindi rin niya nakalimutan ang flashlight na inilapag lamang ni Sander sa mesita sa sala kahapon. Aling Ising, kapag po dumating si Alex at hinanap ako, pakisabi po nagpunta lang ako sa kuwebang nasa bungad ng gubat. Paalam niya sa mayordoma. Hindi man umuwi kagabi ang asawang si Alex, ay tila hindi na iyon ininda ni Ara. Dahil sa hindi niya kayang sumakay sa kabayo mag-isa, ay nagtiyaga na lang ito na lakadin ang makipot at bakubakong daan patungo sa kuweba. Naraanan niya ang ilang magsasaka na gumagapas ng palay, gayon din ang maluwang na rancho na pinapastula ng mga kabayo. At nakadama ng katuwaan si Ara, nang sa wakas ay sapitin niya ang matiwasay ang batis na nasa loob ng kuweba. This is true paradise. Malakas na wika niya habang hinubad ang maong na shorts na suot at pagkuway natira sa kanya ang one-piece na swimsuit. Halos mag-iisang oras nang naglalangoy si Ara nang may marinig siyang yabag na paparating. Mabilis siyang umahon sa tubig at agad na ibinalabal ang tuwalyang nasa batuhan. Habang hinihintay ang pagsulpot ng bagong dating, ay nasa isip niyang si Alex iyon at sumunod upang sunduin siya. What are you doing here? Dumagundong sa loob ng kuweba ang malakas na tinig ng isang lalaki. At si Sander iyon. Nakita niya ang kunot ng noon nito nang tumama ang ilaw ng flashlight sa mukha nito. Hindi mo ba alam na delikado para sa isang babae na magpunta rito mag-isa? Mariin itong tanong. I know, kaya lang ay wala akong magawa sa bahay. At isa pa, ay hangang-hanga ako sa lugar na ito, kaya binabalikan ko. Okay, let's go home. Pagalit na yaya ni Sander
na halatang iniiwas ang paningin sa kanyang katawan. Ibig mong sabihin nagpunta ka rito para pauwiin ako? Napairap siya rito. Sana'y hinintay mo na lang si Alex na dumating para siyang sumundo sa akin. Naabala ka pa. Wika ng dalaga. He's too busy, alam mo yun? That's why I'm here. I want to make sure na hindi ka naligaw sa loob ng gubat. Excuse me? May experience na ako pagdating sa ganitong klaseng lugar, kaya wala kang dapat na alalahanin pa. Pwede bang iwanan mo muna ako sandali? Magbibihis lang ako? No, hindi kita iiwan dito. Mabilis na sagot naman ito. Hello, magbibihis ako, okay? Subalit desidido talaga si Sander na hindi siya iwanan. You can do that habang nakatalikod ako. At pakiramdam ni Ara ay umuusok ang kanyang ilong sa galit. Oh my God, matutuyuan ako ng dugo kapag lagi kong kasama ang lalaking ito. Bulong niya. Ah, may sinasabi ka? Nakangiting tanong ni Sander. Ah, wala. Ang sabi ko, tumalikod ka na at magbibihis na ako. Habang sinasabi iyon ay puno ng panggigigil ang kanyang dibdib. Ngunit lihim na lihim din ay may kahalo iyong kiliti dahil sa pagkakangiti nito. Habang tinatahak nila ang makitid na lagusan palabas ng kuweba, ay di mapigil ang magtanong ni Ara. Ang sabi mo ay busy si Alex kaya wala ng oras para sunduin pa ako rito. So ano na namang trabaho ang ibinigay mo sa kanya? Wika nito. Hindi siya nagtatrabaho ngayon. Tila walang anumang wika naman ni Sander. Napahinto naman sa paglalakad ang babae at bahagya itong lumingon. Akala ko ba ay busy siya? Umiwas naman ang tingin si Sander. Oo, busy sa sarili niyang lakad. Sabi ko nga sa iyo, sinasayang mo lang ang oras mong iniuukol sa kanya. Eh nasaan siya ngayon? Sabay na pabuntong hininga ito at bumitiw sa kamay nito na nakaalalay sa kanya. Hindi naman sumagot ang binata. Okay, look, kung ayaw mong sabihin sa akin, fine, pupunta ako ngayon sa farm para itanong sa mga tao roon kung saan nagpunta si Alex. Okay, fine, sasabihin ko na sa'yo. Nasa bahay siya ngayon ni Clarissa. Napakunot ng noo si Ara. Anong ginagawa niya ron? Dumating na ba ang mag-asawang kapatid ni Clarissa? Sunod-sunod niyang tanong upang hindi magkapuwang ng bagay na pumasok sa kanyang utak. No, hindi pa sila dumadating. And I don't know kung anong ginagawa niya roon. Sagot nito at sabay kibit balikat. Okay, sabay na tayong lumabas dito sa gubat. Pero mauna ka na sa bahay. Dadaanan ko pa si Alex para yayain na ring umuwi. Casual niyang sabi at muling ipinagpatuloy ang paglalakad. Nang dumating si Ara sa bahay ni na Clarissa, ay agad na bumungad sa kanyang paningin ang masayang pakikipag-usap ni Alex sa babae. Naroon ang dalawa sa maliit na balkonahe at may dalawang basong juice na nakapatong sa mesa. Naningkit ang kanyang mga mata sa biglang pagsiselos ng kanyang puso. Ngunit nang mapasulyap sa kanya si Clarissa, ay pilit niyang itinago ang inis kay Alex. Alex! Tawag niya dito. Napalingon naman ito at makikita sa mukha nito ang pagkagulat. Ngunit saglit lamang iyon at pagkuway ngumiti na ito. Ara, anong ginagawa mo dito? Akala ko yung sumunod sa iyo si Sander para may makasama ka habang naliligo. Casual itong tanong sa asawa. Pauwi na ako nang dumating siya. Then dito na ako dumiretso nang sabihin niyang narito ka. Oh, by the way, meet my friend, Ara. Nagbabakasyon siya ngayon sa bahay. Ara, meet my childhood friend, Clarissa. Hi, Ara. Nakangiting bati sa kanya ng babae. Ngunit naman niya may lungkot sa tinig nito. Dahil ba dumating ako kaya siya nalungkot? Tanong sa sarili ni Ara. Hello, Clarissa. Ang ngiting sumungaw sa mga labi naman niya para dito ay totoo at galing sa kanyang puso. Actually, nakita na kita nung bagong dating ako rito. May kasama ka mga bata rito, hindi ba? Ngumiti naman ito.
Ah, mga pamangkin ko ang mga iyon. Bakit nga pala hindi mo na kayo mag-stay sandali para naman makilala ni Ara ang mga pamangkin ko? Baling nito. Oh, I'm sorry, Clarissa. Maybe some other time. Nagpunta kasi ako rito para sunduin na si Alex. At sumang-ay naman si Alex sa kanyang sinabi. Dama niyang may pagtutol sa dibdib nito nang lisanin ang bahay ni na Clarissa. Habang pauwi ng bahay, ay hindi mapigilan ni Ara magtampo sa asawa. Bakit hindi mo ko sinundo gayong alam mo palang mag-isa ako nagpunta sa kuweba? Sa halip na ikaw ang makita ko, ay si Sander pa ang sumundo sa akin. Dinig naman niya ang malakas sa pagbuntong hininga ni Alex. Are you playing the injured wife already? Iritado nitong tanong. Alam mong wala silang nalalaman sa kasal natin. Huminto sa paglalakad si Ara. Alright, I get it. Pero kailangan pa ba nating ilihim sa kanila na mahal natin ang isa't isa? Isa pa'y anong ginagawa mo sa bahay ni na Clarissa? Wika nito. Don't tell me kailangan ko pang i-report sa iyo ang pinag-usapan namin ni Clarissa. She's my childhood friend, for God's sake, Ara. Natigilan si Ara sa pagtatanggol nito sa babae. Mag-aasawa na siya, Alex. Magpapakasal na sila ni Raynan. No! She won't be marrying anyone else except... At hindi na nito itinuloy pa ang ilan pang sasabihin. Except who? May alam ka bang particular na tao na gustong-gusto niyang pakasalan? Tanong nito sa asawa. Oh, no one. Kalimutan mo ang sinabi ko yun. Pagod lang ako. At pagkawi ka niyon ay lalo ito nagmadali sa paglalakad. Napakagatlabi na lamang si Ara. Nabuo ang isang hinala sa kanyang dibdib. Hindi siya mahal ni Alex. Ngunit tumututo lang isang bahagi ng kanyang utak. Don't be a fool, Ara. Hindi siya magpapakasal sa iyo kung hindi ka niya mahal. At sa isiping iyon, ay pilit na lamang niyang binigyan ng katwiran ang kinikilos ni Alex. Dahil lamang sa pagod, kaya nagkakaganon ang asawa niya. Iyon ang itinimo niya sa kanyang utak. Nang maghapunan, ay magkakasalo ang tatlo. Maging ang pamahinga sa sala ay pinagsaluhan nila. Si Ara ay umupo sa harap ng piano dahil sa kahilingan ni Sander. Si Alex naman ay naroon din, bagaman tila malalim ang iniisip nito. Nakatitig lang ito sa basong hawak na may lamang alak. Habang tumitipa ang kanyang mga daliri sa instrumento, ay pilit niyang iniisip si Alex. Nahiling niya sa sarili na sana'y lapitan siya nito at maupo sa kanyang tabi habang nakikinig. Nang matapos ang isang tugtugin, ay nakangiting lumingon si Ara para lamang madismaya dahil hindi niya nahagilap ng kanyang mga mata si Alex sa malawak na sala. Tanging si Sander lamang ang naroon. Iniiwas ni Ara na magtama ang kanilang mga mata na magtasiton ng paningin mula sa sports magazine na binabasa nito. Bakit ka huminto? Dahil ba iniwan ka ng inspirasyon mo? Tanong ng lalaki. Hindi niya sinagot ang nag-aarok nitong tanong. Dinig niya ang pagmuntong hininga ni Sander sabay hagi sa babasahin sa ibabaw ng misita. Anong iniisip mo? Tanong nito nang makitang nakatitig lamang siya sa kawalan. Napilitan siyang tumingin dito. Gusto mong hulaan? Sarkastiko niyang tanong, sabay taas ng isang kilay. Nagibit balikat naman si Sander. I know you are disappointed dahil hindi interesado makinig sa talent mo si Alex. Humakbang ito palapit sa kinauupaan niya. Iniiwas ni Ara mukha, ngunit huli na. Hawak na ng isang kamay ni Sander ang kanyang baba at itinaas iyon upang magtama ang kanilang mga paningin. You're looking for romance, Ara? I can feel it. O mas tamang sabihin naghihintay kang alukin ni Alex ng kasal. Marahil iniisip mong seryoso siya sa'yo dahil ipinakilala ka niya agad kay tita. So what kung ganun nga ang iniisip ko? Well, Ara, masasaktan ka lang. I'll be frank with you. Alex is not in love with you. Mariinit tong wika habang ang mga kamay ay nakahawak sa magkabila niyang balikat. And so,
Mataray niyang tanong bagamat unti-unti nang bumibilis ang tibok ng kanyang pulso. Maganda ka, Ara. But unfortunately, hindi sapat ang panlabang iyan para makuha ang atensyon ni Alex. His interest belongs to someone else. Napabuntong hininga si Ara at pinilit na kumawala sa pagkakahawak nito. Ngunit napagod lamang siya dahil nananatiling matatag ang mga palad nitong nakahawak sa kanyang balikat. Si Clarissa ba ang tinutukoy mo? Gustong-gusto na niyang ipamukha sa kaharap na pag-aari na niya si Alex. Well, as far as I know, ikakasal na siya kay Raynan. You see, useless din na pag-ukulan pa ni Alex ng pansin ang babaeng iyon. Naiiling na marahang itinayo ni Sander si Ara mula sa pagkakaupo sa harap ng piano. You're wrong, my dear. Determinado na siya na hindi matuloy ang kasalang dalawa. 'Cause you really don't know the real Alex. Sa mga natutuklasang ugali ni Ara kay Alex, maisalba pa kaya nila ang kanilang relasyon? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na part ng ating kwento. Maraming salamat po!